Isa sa malalaking cracks sa buhay ng tao, ang pagiging sobrang mamoproblema. To become warriors. Kung inyo pong susuriin ang inyong sarili at pipili lang kayo sa dalawa, and you're going to identify yourself, are you a warrior or not a warrior? Isang magandang katanungan. Ano po ang ating classification? Kayo ba ay mapag-alala o hindi? Kayo ba ay mahilig mang problema o hindi? Worry robs people of happiness. Worry robs people of peace, even of the essence of life. Even though at times, and many times, in fact all the time, worrying does not really solve anything. What is the difference between being responsible and being worrisome na maging mapag-alala? Ito po ang pamagatang ating pag-aaral ngayon, the root and fruits of worry. Kung ano mga pinag-uugatan at nagiging bunga ng sobrang pamamroblema at pag-aalala. Salamat po Panginoon sapagkat maaari kaming lumapit sa inyo. Salamat po na hanggang sa kalit-liitang sulok ng aming buhay kayo interesado. At meron po kayong nakalaang pagpapala sa bawat bahagi, bawat panahon ng aming inilalagi dito sa mundo. Sa aming pagtitipon ngayon, Panginoon, iwawaksin namin ang lahat ng uri ng gawa ng kasamaan. We reject, rebuke, and drive away in the name of Jesus any presence and any work of evil in our midst. We place ourselves under your custody, under your protection, under your loving care, O God. May you do your will, and may only your will be done in our midst right now. Panginoon, lubusin niyo po ang inyong tagumpay. Be victorious in our lives. Be victorious in this activity, and be victorious in the outcome of this activity. Sit on your throne of power, preside over this event, and let your will be done in our midst. Use your servant only as an instrument of your goodness, but let your mouth be the source of all the words that we will partake of. Let your throne be the source of all the grace that will flow into our lives. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, anuman yon, Panginoon. Linisin niyo po kami. Paging dapatin niyo kaming tumanggap ng pagpapala. Ayaw namin na makipagniig sa inyo at pagkatapos ay wala kaming maiuwing pagpapala. Samahan niyo po kami at kayo po, Panginoon, ang siyang manguna. Speak with authority because you are King of Kings, Lord of Lords. And speak, Lord, so that as we hear your words, we get healed, we get strengthened, and we become more and more like your Son, Jesus. We ask you, Father, let your grace abound in our midst. In the name of Jesus, your Son, we pray. The root and the fruits of worry. Why should we worry? And what should we not worry about? At yan po ang ating unang pag-uusapan, what not to worry about. Matthew 6:25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Napakahalaga po na namnamin natin ang kahulugan ng mga salitang ito. Ang Panginoon ang nagsasabi nitong Matthew 6, buong chapter 6. At sabi niya, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. So do not worry about food and drink. Do not worry about clothes. In other words, do not worry about basic needs. Ano po ang dahilan? Why may we not worry? Because God knows you need this. Because God cares for you more than you care for yourself. And because God will provide. Matthew 6:26, in the same chapter, the Lord Jesus says, and tells us why we should not become warriors. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Napakasimple po ng logic. Sa katunayan, ito na yata ang isa sa mga pinakamadalas na i-quote natin na verse. Sapagkat sabi nga ng matatanda, ang paalala ay gamot sa taong nakalilimot. Dahil kahit na gaano karaming beses na pinag-uusapan at pinag-aaralan itong mga bagay na ito, ang nagiging ending pa rin, the people of God are warriors. Lagi pa rin nag-aalala, lagi pa rin namang problema. Matthew 6:28-30. And why do you worry about clothes?
See how the lilies of the field grow, they do not labor or spin. Yet I tell you, not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? Sabi, bakit nag-aalala ka sa iyong susuotin? Ang mga damo ba naggumagawa ng tela, nagtatahi ng damit? Pero hindi. Pero si Solomon, kahit ang yaman-yaman niya at pinagpala ng Diyos, kahit kailan, hindi nakapagbihis ng kasing ganda ng pananamit ng mga damong ito. Tamang-tama ang kulay, tamang-tama ang blending, ang harmony ng design. Sabi niya, kung yung damong buhay ngayon, bukas lanta na at sinisigan na lamang, dinadamitan ng maganda, ikaw pa kaya, taong maliit ang pagtitiwala. So do not worry about these things, and also do not worry about the future. Again, in chapter 6 of Matthew, verse 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. And why not? Why not worry about tomorrow? Because tomorrow will take care of itself. That is the logic. Pero kahit ilang beses na nating nadinig ito, sasabi ko, ang dami beses ko nang nadinig yan eh. Sawang-sawa na ako marinig yan. Ang itatanong ko, napatigil na po ba kayo mag-alala? Sa ilang beses nating nadinig ito. Kaya dapat madinig ng madinig ng madinig pa ulit-ulit. Sabi, huwag mong alalahanin yung bukas. Yung bukas, poproblemahin niya ang kanyang sarili. In other words, the Lord is saying, I am here today, don't worry about tomorrow, because when tomorrow comes, I'll be there as well. Because I am the Lord of yesterday, today, and tomorrow. Marami po sa atin ay hindi tayo nag-enjoy sa buhay, kasi yung ibinibigay na grasya ng Diyos para ngayon, pinaghahati natin. Kalahati para ngayon, at kalahati para bukas, na inaalala na natin ngayon pa lang. Samantalang yung bukas, pagdating niya, may kasama siyang sariling grasya para sa kanya. May sarili siyang pagpapala na kasabay niyang darating. Pero dahil yung pagpapala ngayon na dapat sanay ngayon at kasya para sa ngayon ay pinaghahati natin dahil nag-aalala na agad tayo bukas. At pagdating naman ng bukas yung darating na grasya, hahatiin mo na naman para sa makalawa kahit kailan hindi na tayo titigil mag-alala. I like to be very emphatic that the Lord does not teach us not to plan. Pinupuri nga ng Bible yung langgam na marunong magplano para sa darating na tag-ulan, nag-iimpok na daw ng pagkain. So you may plan. You may even want to save. You may want to be very detailed about how you want to spend your retirement. But the point is, after you have done the planning and after you have done what you could, stop worrying. Because even if you're worried, there is nothing that you can do to control the outcome of what may happen still. Ang inaalis ng Diyos sa atin yung walang kwentang pag-aalala, hindi niya inaalis yung maging responsable. Hindi niya inaalis yung maghanda, magplano. Pero kung nagtanim ka ngayon tapos hindi ka makatulog buong gabi dahil iniisip mo kung tutubo yung itinanim mo, it will not help the plant and neither will it help you. So just do what you can and trust that the Lord loves you, that the Lord likes to bless your work, and go on with life, with peace and in peace. What else do you not worry about? Do not worry about what you cannot do, what you cannot accomplish. Yan nga po yung binabanggit natin. Kaya nyo ba na palabasin ang ugat mula sa buto ng isang halaman matapos yung maitanim ito? No. Pero kaya nyo itanim? Yes. So, yan ang alalahanin nyo, itanim. Kaya nyo diligan? Diligan. Kaya nyo bunutan ng mga damo? Bunutan ng damo. Pero hindi nyo kaya, huwag nyo papelan kasi mahihirapan lang tayo lahat. Kaya nating payuhan ang ating mga anak? Payuhan. Kaya natin silang bigyan ng magandang halimbawa? Bigyan. Pero para mag-alala tayo na mag-alala ng mag-alala kung sino mapapangasawa nila, kung anong gagawin nila sa buhay, magiging mabuti ba sila o masamang tao, useless. Just do your best. Ang sabi sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So do your activity in the right time. When the child is young, teach. And then, sit back and relax at anihin ninyo ang bunga ng mabuting pagiging magulang at ng mabuting pagpapalaki ng anak. Generally speaking, pag pinalaki mo ng mabuti, generally speaking, magiging mabuti rin yung tao. Sobrang exceptional pagka hindi pa naging mabuti yan. Tapos sasabihin pa ng iba,
Eh bakit naman yung anak niya ganun? Pinalaki pa sa Bible school, pinalaki pa sa church, kutakot-takot na Sunday school at camp at retreat. Ang ginawa, ipinaglilihi pa lang, ipinagpe-pray na, nilalay hands pa yung pagkabuntis, yung tiyanitong buntis na ito. Eh bakit ganyan pa rin ang nangyari? Aba, anong ibig niyo sabihin? Walang napala tayo sa ating pananalangin? Walang naging bunga ang pagtuturo ng Sunday school? Walang naging bunga ang pagpapalaki sa church? Meron! Pero sasabihin niyo, eh bakit nagkaganon pa rin? Yun nga eh, kung hindi yan pinalaki sa church, hindi yan tinuruan, hindi yan ipinanalangin, baka nadaig na niyan si Satanas. Kaya yung may nagawa pa rin mali, huwag mo sasabihin na baliwala ang lahat ng pagpapalaki. Dahil sa pinalaki mo pa rin ang tama at nang magagawa mo, na control pa, nagkaroon pa ng hangganan dahil maring lampas-lampas pa dyan ang puputahan niyan dapat. Wala pong mabuting gawa na nasasayang. Walang mabuting pagtuturo ang sasabihin mong nasayang. Sasabihin pa rin ba, sayang lang ang pagbabible study mo, ganyan lang pala ugali mo, tumigil ka ng pagbabible study. Sabi siguro, aba, kung hindi ako nagbabible study, inilibing na kita ng buhay. Kaya pasalamat ka, nagbabible study ako, iniirapan lang kita. Siyempre kasi merong ine-expect ang tao eh, pag malapit ka sa Diyos. Pero kahit kailan mga kapatid, huwag kayong matutuksong isipin na ang gawang kabutihan, ang pagsunod sa Diyos, ay walang bunga. Nakakita lang kayo ng pangit, yung pala dapat mas higit pang pangit yon kung hindi lang nakontrol ng naitanim nyo ng mabuti. Good is always rewarded. So just do your best. Nagne-negosyo kayo, just do your best. Maging honest kayo sa inyong dealings. Serve your clients well. Give good service. Give good products. Huwag kayong mag-alala sa competition. Yung iba ang kanilang ginagawa ng paraan, paano papatayin yung competition, paano gagawa ng mali, paano gagawa ng foul. Ang gawin nyo lang, just be good. Because your goodness will be your own attractiveness. Hindi nyo kailangan sirain ang inyong kapwa para kayo maging matagumpay. Ang kailangan nyo lang maging mabuti. Don't worry. Luke 12:25-26, who of you, by worrying, can add a single hour to his life? Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest? Tama nga naman. Sa pag-aalala nyo ba at pagiging mahilig mang problema, sabi ng Biblia, kaya nyong dagdagan isang oras man lang ang inyong buhay? Hindi. Yung pala, yung kaprasong isang oras, hindi mo maidadagdag sa buhay mo. Ba't yung iba, inaalala mo palalo? Ang dami-dami pinoproblema. Pastor, meron pong nababalita na meron daw planetang babangga sa Earth. O ano ngayon ang gagawin ko? Lilipad ako sa hangin at haharangin ko ang planeta? Kung ngayon nabalitaan kayong ganyan at hindi ipanalangin nyo at pagkapanalangin, tama na dahil ano magagawa natin kung yung pagkalaki-laking kometang babangga sa Earth? Naku, malapit po tayo sa dagat, paano po pag magka-tsunami? Eh kahit naman pumunta ka sa bundok at nabiyak yung bundok at kinain ka, patay ka pa rin. So why worry about these things? But of course, kung minsan magbabakasyon kayo sa tabi ng beach, pipili kayo ng titirhan yung katabi ng tubig o medyo mataas-taas, eh siguro doon naman kayo pwedeng maging ngayong a good planner. Sabihin natin doon tayo sa mataas-taas para kung may baha-baha man lang eh. Hindi tayong unang-unang tamaan man lang. Magkaroon mo lang tayo ng oras na tumakas-takas. Pipili kayo ng kwarto sa hotel, pinipili nyo man lang sana yung kung meron kayong kakayanan yung mas malapit sa fire exit. O tinitingnan nyo, nasan ba ang fire exit nito? Hindi masama yung ganun, hindi worrying yon. Because you do what you can. Pero yung buong gabi hindi na kinakatulog dahil baka may sunog, hindi na nga natuloy yung sunog, nangayayat na rin kayo, tapos kung natuloy pa, nasunog kayong payat, doble ang pagkalugin nyo. Because worriers lose twice when what they worry about actually happens. Yung pinangangambahan nyo, pag nangyari, dalawang beses kayong magdurusa nung iniima-imagine nyo pa lang at nung nangyari na. Ngayon, kahit hindi yan mangyari, kung kayo worrier, at least minsan na kayo nagdusa nung iniisip nyo pa lang. Kaya mahirap yung isip ng isip.